ako sa iyo, di ba? So, dito wala tayong nakutan para mapapangalan natin sa lupa ng Diyos. Okay? So, sabi ko sa Diyos, actually, ganito ngayon ito ang lupa, pero ano pa rin, di ba? So, ngayon, katanggap-tanggap ba yung ginawa ng mga to? Hindi, di ba? Why? Because sa kanilang mata, kanilang consideration nasa business rather than souls na yung mga kumbiyan. Sa kabilang. Okay, na itinyan ba? Question. 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 Hindi kaya yung dahilan kung bakit mga Muslim ayaw kumagoy? Kaya, sa palagay nyo, ano ba yun? Kaya, ano? Rational ba yun? Hindi ko alam. Una, hindi ko alam. Pangalawa, kung yun man, hindi tama. Kasi hindi naman sinabi lahat ng bago eh. Diba? Yung mga doon lang. Pangatlo, alam mo dyan, nasa Bible doon yan. Hindi lahat ng bago. Alam niyo ba yung pagtuturo na umiiwas sa mga kung ano-ano mo? Meat ay sign ng maling katuruan. Ganyan ito, ha? Ito, sabi dyan, speaking lies, ha? Ito. Now, the spirit speaketh expressly, o sinasabi ng Diyos, spirito ng Diyos, na malinaw, okay, so that in the latter times, some shall depart from the faith. So, ngayon, kasi nung panahon niya, talagang spirit ng Diyos, gano'n na lang. Siguro, na-activation ng mga tao sa kanila, wow, ano ba yan? Talagang salita ng Diyos ay napaganda. Kasi sabi na dito, darating yung time na kahit pag gano'ng maganda yung ating churches, no? Marami, sa, or yung iba, sabi dyan, shall depart from the faith. Ibig sabihin, kung yung taong pananampalataya, ano, lalayo sila sa tamang pananampalataya. Okay? Giving heed to seducing spirits, ibig sabihin, pinapakinggan nila yung, kaya sabi ko ba, huwag mo lang pakinggan yun. Ano yung totoo? Ilang beses na natin napatunayan eh. Nag-ulo sa blay. Yung Kristiyano? Oo. Diba? Hindi ba kung isip, no? Mas, gusto mo ba yung, ano? Ngayon ba nung malinaw sa Bible? Na explanation. Ito, ito kaligtasan ng Diyos ako. Ito, rewards lang yan. No? Malinaw. Ito kaligtasan, hindi yan by works. Ang gano'ng kalinaw yun? Not of works. Not of works of righteousness. At Titus. Ay, bakit tayo may pinito patuloy sa mga seducing spirits? Di ba? And doctrines of devils. Yung sinabing doctrine of devils, bakit katuluan na ang demonyo. So, bakit nilang tinuturo nila? Kasi ayaw nilang palitan. Ay, matuloy nilang tama. Ayun, parang gano'n. Ang isang palagay mo ba? Ang isang palagay mo, katotohanan yun. Diba, mayroon ako sinabing sampung bagay. Yung siya mali. Ah, yung siya may tama. Yung isa ay mali. Katotohanan ba yung sinabi ko? As a whole. Hindi pa rin. Hindi pa rin. Kasi, alam mo ba, ang isang nagtuturo ng Bible, hindi ka lang magtuturo ng hindi mo alam. At saka, pag nagturo ka ng mali, ang tawag sa'yo? False. False teacher, false prophet. Ngayon, yung hindi ko kabisado, hindi mo mo ituro. Huwag mo ituro na. Kung may lang akong nilakay na lang, may sinabi ako. May tanong. Anong tanong ulit? Yung bang dahilan sa Muslim, hindi ko naman alam yun. Hindi sabi ko, hindi ko alam. Diba? Yan ang tagapagturo ng Bible. Honest. Hindi sinungaling. Para lang kung anong idagdag mo sa sarili mo. Ay, ganun pa ganun ko. Alam niya yun? Ganun yun. Daming turo pa ulit-ulit. Alam niya yung issue na yan, ng kaligtasan sa born again, sa baptism, alam niya yun. Na ang kaligtasan ay karoon pala tayo. Di ba rin na? Kaya dati, inaasal niya pa yun. Parang pala tayo, alam mo. Kahit sinabi sa Bible na gano'n, believe on the Lord Jesus, I believe. He that believeth on the Son hath everlasting life. He that believeth not hath not the Son is condemned already. Kung gano'n kalinaw yun. Oh, what shall we do to be saved? Believe in the Lord Jesus Christ and thou shall be saved in thine house. May tuto pa ba tayo doon? Hindi, magdudahan natin yun, yung malinaw.
Tapos yung malabong version tayo mag-tilgay. Mali. Okay? Kaya yun, sinasabi ko, hindi niya itindihan yan or binayaan na ko sa inyo yan. Kaya pinalang ko, ba't siya magtuturo ng ito, seducing doctrines of devils? Tama naman, di ba? Padoktrina yan ang... Doktrina yan ang demonyo. Bakit? Kasi nililigaw yung mga tao na hindi maligtas. Di ba yun ang gusto ng devil eh? Hindi maligtas yung mga tao. May kinig ka pa ulit? Diba? Dagi, nasa iyo ang bandang ulit. Pero yung sabi ko sa'yo, maliliit ka pa. Bakit mo... Ay, mali pala yun. Alamin mo kung bakit mali. Kung mali talaga, yun ang madaliin mo. Kung yun, ah, okay lang. Observe ko lahat. Kaya kung... Pero pwede, tingnan natin both sides. Oo, oh, okay naman yun. Pero may sort na lang yan. Yung pangin natin. Yung pangin, oo. Pero, mas maganda, mas mabilis. Kaya pala, hindi tayo naging maya. Oo, talaga. Pero yun nga, magmalinaw na yung isa, tapos yung isa, ang labo. Ano pa? Ano pa magdarudaran? Yun yun, anyway. Yun yung, anyway. Kaya pero sasabi ko lang dito, meron talaga yun, no? Ang tindi nung binibitawan dito eh. Speaking lies in hypocrisy. Having their conscience here, binahat tayo. So, nasabi dito, itong mga nagtuturo ng world salvation, ano sa palagi ng sarili nila? Ganun sila katuwid, maliligtas sila. Diba? Hindi nila sinasabi yun, pero yun ang, dahil yung sinasabi nila, dapat matino ka. O syempre, siya nagtuturo doon. So, may tataas siya. Yun yung totoo. Kaya tayo, ang linaw nun na bakit tayo totoong humble. Bakit? Kasi wala kang sinasabi, wala kang pinapahiwatig sa ibang tao na matuwid ng ganito ka matuwid. Bakit isa sa biyaya lang ang gusto. Pero hindi mo na tayo sa play tayo, di ba? Kasi may tanong dito ba? Yung pagkain sa baboy. Ito sinabi, oh, forbidding to marry. So ano sabihin ng forbidding to marry? Yung mga, ito daw, yung mga nagtuturo ng mali, okay, mga hipokrito na yan, okay, at ang kanyang konsensya ay parang, ano ba yung seared? Parang hindi sinilin yung parang ganito eh. Okay? Sinabing seared na parang pinakulaan. Hindi lang, sinunog. Okay? Anong ginagawa nila? Forbidding to marry. Sabihin, pinagbabawalan nila yung tao na, okay, mag-asawa. Mali yun. Gusto lang gusto, original yun. Parang magpakarami tayo, tapos sabihin, oh, okay, mag-asawa. O, sino yung nagtukulad na? Yung parang yung parang sabi dito, isa yun sa mga sign ng apostasy. Pag sila apostasy, yun ay sinabi dito, shall depart from the faith. Yung iba ay talagang aalis sa pananampalataya, lalayo. Ito daw yung ano, tsaka ito pa, pangalawa, una, forbid to marry, pangalawa, okay, makain yan. Sino yung nagpapa-stay ng ano? Mas clear. Nakakatulik. Nakakadyo. Ano sabi sa Bible? Lahat siya kainin nyo. Sa New Testament. Kasi sa ano? Sa Old Testament yun. Hindi perfect ang law ng Old Testament. Pag sinabi sa New Testament, pag pinalitan ha, pag hindi pinalitan sa Old Testament, sa New Testament, okay yun. The law of the Lord is perfect. Pero yung mga specifically, pinalitan niya kasi tinutuluan tayo ng ibang mga bagay ng panahon nila, hindi nga perfect pa yan, Panginoon ng Bukil. So parang sinasabi niya, ito, marami. Pero tinutuluan niya lang pala tayo na dito, lady niya isin nila at siya. Wala sa pagkain. Ang kalumihan, ang sabi ni Jesus. Ano sabi niya? Those that come out of the mouth that defile the man. Yung mga lumalabas sa bibig, hindi po mapasok ang nagpapalumbing. Lumalabas. Dahil ang kalumihan mo nasa puso. Okay? Kaya yung sa mga Muslim niya, kaka-pocket war yan. Mga unjo, ganun din yan. Magkakasama yan. Unjo, matuloy, Muslim. Bandel mo na yan. Kaya hindi. Hindi yan katuwaan ng Diyos. Okay? Maniwala kay Jesus Christ, maniwala kay Jesus Christ, maniwala sa Bible, maniwala sa Bible. Pag hindi tinutuloy ko, dapat takbo ka yan. Ay, ano ko dyan? Ba't yan tinuloy yun? Di ba ako gano'n dati? Hindi ako makalis sa nalang. Ay, takbo ka.
sabi-sabi. Ito yung ginagawa nila, sabi na, huwag kong gawin, sabi ng Diyos, huwag sumamba, huwag gumawa ng imahe. Ito yung ginawa nila, dapat takot ka dyan. Ang sabi ng Panginoon, ang sabi nila, ito naman. Sabi doon, kaya nga ba? Ito sinabi ng Panginoon nyo nga, ha? Diba? And what agreement have the temple of God with idols? Itatanong siya dyan, pero obviously, may pinapangalan siya dyan. Sabi niya, ito yung templo ng Diyos. Diyos yan eh. Bawal ang idol. Ano yung idol, di ba? Opo. Ang imahe, o ano gano'n. Hindi yun. Eh, sa kanila po. Hindi na. Kasi sinabi dito, kabaliktaran. Pag-inkod pa. Kung mga gano'n, tapos may position pa, itataas pa yan. Kung naniniwala ka sa Diyos, naniniwala sa salita ng Diyos, tatakbo ka dyan. Kasi may ginagawa yan sa Diyos psychologically, spiritually. Binababoy nila sa salita ng Diyos, tapos sila, okay lang ako dito, okay lang. Dapat takbo ka dyan. Ngayon, yung iba nga kasi, inaalalayan natin, pero tayo dito, wala tayong inaalalayan. Baka hindi sila naniniwala kasi hindi tayo spiritually. Kasi nga, blinded sila spiritually. Kasi hindi pa sila natumuha ng salita ng Diyos. Yun yun. Maling-mali yun. Ito sinasabi dito eh. Anong agreement ng templo? Mali nga, bad, mali. Huwag tayong luwapid doon, huwag natin justify yun. Kasi masabay yun, eh, iniisip ko eh. Ano sinabi ng Diyos? At napaka-strong yung sinasabi ng Diyos. Strong! Ito, masaya rin. For ye are the temple of the living God. So ngayon, yung temple dati, alam mo, mga manghaka sa laki. Yung sinasabi sa New Testament, na temple ng God, ikaw mismo, umigtas ka. I will dwell in them and walk in them and I will be their God. Paano sila ilalakad kung wala ka sa temple? Kasi nga, sinasabi dito, Old Testament, ano to ha? Pinangkot yan. Kasi nga, ang templo talaga ng Diyos, ikaw, lumigtas ka, nakatira siya sa'yo. So kahit nga sa kalumakan, talagang templo ka na. Ngayon, sabi dito, bakit ka maniniwala sa mga Diyos-Diyosa? Kaya sabi dito, na 17, ano dapat? Wherefore, come out from among them. Umalis ka dyan, bakit ka dyan? And be settled. Eh, umalis ka, humiwalay ka. Say, gano'n, and touch the dance, sleep, and you never miss it. So, doon pa lang tayo pagpapalain ng Diyos. Okay? Kasi ang Diyos, yung katuluan sa Old Testament, ang linis nila eh. Kahit sila yung nasa wilderness, at kung buhangin doon, hindi sila pwede tumahin lang doon sa saan. Ang galing ng Diyos nun eh. Alam na, nagkakasakit ka mga yan. So, gagawin na may star sa kanila, sa number sa tayo. Kailangan dapat lumayo kayo, doon kayo pumuko, tsaka ito. May start yun ang Diyos na gano'n. Kasi importante sa kanyang cleanliness. At saka ang sabi niya pa doon, bakit? Kasi pag ako'y lumakad among you in the midst of your camp, oh, maapakang ko yan. Ibig sabihin, maselan siya. Ako, maselan ako sa amoy, ayoko na mabaho, ayoko na madumi. Wala doon, Diyos. Kasi sabi dito, kung hindi nga, ligtas ka na, umalis ka na dyan. Kasi sabi dito, ba't ka makikihang out ka dyan? Ano, cool ba yun? Hindi ko doon. Hindi kasi, out of place ako eh. Matagal na out of place ang mga likod ng Diyos. Matagal na tayo out of place. Sabi niya nga, he take us out from the world. Taga mundo ka, at inalis ka nila dyan. So, dito ka pa rin, nakatira ka pa rin dito. Pero wala ka na dyan. Ganun ang mga Kristiyano. Kaya hindi tayo dapat yung ano, makiki-in. Hindi, dito kasi yung magulang mo eh. Mahalin mo yung magulang mo, pero sabi mo nung pagkakaan, hindi pala dito yun, isang mga study namin. Kaya sabi mo yung Panginoon, sino ba yung kanyang mga asahan, kanyang mga anak, nanay, tatay, di ba yung mga kanyang mga nakikinig sa kanyang salita? Yun ang kapamilya niya. Doon din siya sabi, iwanan mo yung pamilya, kahit ako dati, mahalin yung magulang mo. Pero in a way, iniwanan ko sila. In a way. Kasi kaya may sinasabi dati sa akin si daddy, ayaw niya dyan, yung ginagawin niya.
nag-aagaw yung ano po, hindi ko pinili yung iisip ko, pero pero iniisip ko nun, si Pastor, yung Diyos na pinaglilingkuran niya, ito ba yung tama o yung Diyos ng tatay ko? Nag-pray ako nun. Ang totoo itong kay Pastor, hindi dahil yung sino to. Pero yung Diyos niya, pwede natin gawin Diyos eh. Ano nakaka-selos to? Hindi ko dapat, pag sila na akong punay. Hindi gawin mo rin Diyos yung Diyos na yun. Hindi naman exclusive ang Diyos eh. Dito lang, yung nandito lang ligtas sa loob ng... Sino yung nagtutuo ng mali yun? Mali yun. Ang ginagawa nila sa... isa pa yun, di ba? Pero ganun din yung iba minsan eh. Is parang ang possession nila. Parang yung noto namin ng Mindo. Uy, naku yan! Ito religion namin. Pag may konsensya na yung bata na, hindi may mag-aari. Kaya pinpress tayo yung gospel kahit kanino. Pag nakinig sila, salamat. Pag hindi, hindi. Kaya huwag mong hadlangan. Kaya yung mga matapag na nag-invest. So, yun lang. Sobra tayo ito. Pinahala ko lang para ito. Okay, so natapos natin ito, yung kwento about the demon possessed na talaga namang medyo nakakalokot yung ending na nagalita pa sa kanalayas pa sa Jesus. Pero napakaganda nito. Maraming kwento sa Bible, lalo sa Mark, kung demon possessed. Kasi totoo yan. Marami tayo nakasalubong dyan. Maniwala kayo, hindi ko alam. Lalo pag nag-drive ka, dami yun. Bagay ako minsan nangangadali, pero hindi ako. Mga ano eh. Mga may ilita po. Mga nga nga away. Okay? So, salamat sa pagdalo, pero sa inyo sa para sa inyo rin. Amen? Amen. Let's pray, Panginoon. Maraming salamat. Napakalino yung salita, Panginoon. Pag hindi namin iniiwasan ang inyong katuwang, makikita namin. At para sumisigaw sa amin, Lord, na kami dapat tayong mautunan about this ginawa ng Panginoon, especially sa gospel at Matthew, Lord, na isa-isa niyo mismo, kayo mismo ang actor dito at ang aming mga set up with Lord, mga tao, Lord, ng panahon na yun, ay parang nagawa, makita namin ang sarili na kami po ay dapat hindi tatakoy, Panginoon, ano mga maapektuhan sa aming buhay dahil sa inyo, dahil sa pagtuturo, pagpapalaling, paggawa ng mga kalooban sa lupa, Panginoon, we pray na kami po ay kasama niyo, malayan niyo po ang bawat isa, hindi lang matinili, but special spiritual ang pangunawa sa mga bagay na ginagawa niyo, huwag na yung pagpalit, ang mga karutuhan ng Panginoon, we pray na kami po ay muna sa amin, at kami rin po ay mag-isita ng pangalaman sa inyo. Maraming yung salita, sundin, at hindi ito magpalit sa kanyang mga vibrant things, Lord, na material at maglalakad na rin na lang. So, pray. Mga sa dito, Lord, yung daddy, Lord, yung brother James, brother Jake, sa dito, Lord, Peter, yung Mrs. Lord, at mga anak pa rin na yung bagabay sa aming po, Lord, kasi na ang mga nakalusugan, at ang mga trabaho, Panginoon. Mga pinagkatiwala, may gusto tayo sa office, Lord, sa iba, Lord, mga establish na kami, Lord, sa may atas, Panginoon, mga sila, kung patuloy sila, kung sila yung magulin sa pagpapalataya, Panginoon, maaay po silang pangalaman mo sa lahat po silang Lord. Mag-isaro ko sa amin, Lord, yung play na sila po pagpapalaman mo, Lord. At nagmigay mo sa amin ang mga mag-aarap, Lord, ng mga H-time, ng mga silang Daddy Jake, sa kanilang nasang bahaya, Panginoon. Ano man ang study niya, Lord, as yung death with you, Lord, years na kung struggle, kung susundin, paano susunod sa inyo, hindi basta-basta. Pray na gabayin mo sa pangalala kong pangalaya, minasang salita. So ito yung hindi basta-basta, at kami po yung kailangan kapatid, at least sa mga step. Ano pala namin, pag-intindihan na namin, sundin na namin agad, hindi ang makalimutan, at ano po yung pangalaya ko yung pangalaya sa mga salita. Ang malating, this is the way. Amen! Amen! Okay, salamat po. Ano?
Parang may gusto siyang makita doon na gagawin niya